training programs natin, isa sa mga taong dahilan kung bakit ang dami iwaman sa inyo. Ang source ng mga training natin. Exactly. Okay. Ladies and gentlemen. Right now, nasa Moa po tayo. Sabi nga ng ating mga host kanina, sa Moa, ito po yung pangarap ng ibang mga kumpanya na makapag-celebrate ng laking event dito. Pero right now, maging global po, kick off training pa lang, Moa Arena. Alam pa natin yan. Kakawin ko lang po namin kahapon, galing po kami ng sa tegaling, Dapaw and Jensen. Okay, sa dami ng iniipunan namin. Tapos si Dong Ed, si Francis Miguel, si John Asperi, ganun din po, umiikot kami. Kasama rin po si Georgie Gonzalez. Ibig sabihin, umiikot kami sa buong Pilipinas para tulungan namin mga distributors, kayong mga distributors. Kasi we believe, ang A Global po, isa ang ating goal dito eh. Ang goal natin, puntahan lahat ng mga distributors. Puntahan din natin mga empleyado sa buong Pilipinas. Because iniwala po kami, sabi nga po ni Simon Sinek, one of the best speaker motivator, 100% of distributors are people. Do you agree? Yes. And 100% of employees are people. Yes. And if you do not understand people, you do not understand business. Do you agree? Yes. Pero isang may katanungan tayo, Sir, para pa paano maging successful sa global, ano ba talaga ang dapat natin gawin? Maganda po ang training ni Mr. Ryan Tomada, ni Chris Montanar, at very inspiring ang ginawa ni Mr. Joseph Lim. Pero ito po kahit importante mga kaibigan, makapag-build tayo ng magandang relationship. Kaya na po nakakulat, kasi ang top 20 Vice President, even Dr. Aponi, at mga Board of Directors, inaknawis natin ang birthday ni Joseph Lim. Ibig sabihin, maganda po ba ang relationship ng mga taga-Global? Doon tayo lamang na lamang. Hindi lang po tayo nakapokus sa material things, sa pangarap, sa mga pera, kundi na kung makapag-build tayo ng magandang relasyon. At gusto kong palakpakan lahat sa kasi alam ko, ang A-Global, isa sa pinakamaganda, matibay ang relasyon. Distributors, management team, mga empleyado, lahat sa nila pagandang sitwasyon. Magandang mga pagkasama. Now, relationship building. Ano pa rin sa relationship? I want to start my topic with the relationship. Importante po ang magandang relasyon. Tayo lahat, bago ka pag-network, sabi natin, pupunta ka ng Luzon, Visayas, Mindanao, iba-ibang mga bansa, para i-train, i-lead, i-motivate ang mga downlines. Pero dapat maganda po ang relasyon. At alam nyo ba ang pinakotin sa inyo? Bago ninyo kumbinsihin ang mga tao sa labas, ang unang kinukumbinsihin ay ang tao sa loob ng bahay. Do you agree? Kasi paghahanap ka ng hataw sa labas, hindi nagigil ka, pero hindi naman supportive ang pamilya ninyo, mahirapan ka eh. So dito po, ituro ko sa inyo, makapag-build kayo ng magandang relationship. Alam niyo po, mayroong nabasa at isang magandang libro. Ang author po si Gary Chapman, yung 5 Love Languages. Malamang iba sa inyo, narinig na yan. Iba sa inyo, umatis sa mga simbahan, sa mga seminar, presentation, about the love languages. Dito ko ito uumpisahan. May mga distributor na dito na bisa tanong-tanong ka ng tanong, upline, ano ba itong downline ko? Lahat ng mga ginagawa ko support, hindi mo rin umaangat. Ano ba itong downline ko? Masaway. Ano ba itong downline ko? Ayos mo sa akin. Does it happen? Kasi minsan, yung mga tulong na binibigay mo sa downline mo, hindi niya kailangan yun eh.
kailangan hanapin nyo, alamin ninyo ang love tongue o love language ng mga Downy syndrome. Umpisa mo na sa bahay. Pwede malaman tayo sa mga lingon ng mga tao ay mga asawa na. Tasa ka ba? Yung mga na in love na. Sa mga may asawa being a question, nangyari ba sa oras na, pare, ano ba itong asawa ko? Lahat na nga, ginagawa ko, inaaway pa rin ako. Nangyari yun? Lahat na nga ginagawa ko, inaaway ko pa rin. Kaya ako pala inaaway, yung ginagawa ko, hindi naman yun ang gusto ng asawa ko. Dapat alam ninyo, ang gusto ng asawa nyo. Ano yung sabihin? Hindi ang actor ko umuwi. Tama? Sweet naman ako sa kanya, lagi ako nagre-regalo sa kanya. Pero inaaway pa rin ako. Kasi malamang, ang love language ng asawa mo, tawag ng reverse confirmation. Pakibangin nga? Reverse confirmation. Ibig sabihin, may mga tao, ang gusto, nakabokus siya, hindi yung mga regalo natin. Bisa matos tayo mag-appreciate ng mahalang sa buhay. Affirmation is the language that uses words to communicate a positive message to another person. Kahit ikaw na regalo, maga ka umuwi, hindi naman gusto na asawa mo yun, paawayin ka din. Ang tip ko sa inyo, pag-uwi mo ng bahay, ano ba rin yung patingin ng asawa mo? Wow! Ang ganda ng asawa. Ang bango-bango mo ngayon. Uy! Thank you, ha? Napakalinis ang bahay ngayon. Learn to appreciate your spouse. Could you just imagine, ang asawa niyo kung gumisa na maaga, na malengke, nagluto, pinaghandaan pa, tapos pag-uwi mo, oh, honey, kumain ka na. Nasabi mo, okay, kumain ako sa labas kanina. Malamang, awa yun, tama? So every time you umuwi ka, you learn to appreciate your partner para maiwasan na away. So pag-uwi mo, ina-appreciate mo lagi, pero inaaway ka pa rin. Kasi malamang, hindi naman ang love language sa asawa mo, affirmation, kundi malamang, ang kanyang love language is quality time. Everybody say quality time. Kayo ba'y nag-invest pa ng quality time sa mga asawa ninyo? Importante ba yun? Bakit importante? Ang quality time, hindi yung magkasama kayo lagi, hindi mga nag-uusap. Ang quality time, kapag lumalabas kayo, yung meron mga tinatawag na undivided attention. Quality time is when we are giving a person our undivided attention. Are you with me? Kung magdadidate kayo, nagpo-copy kayo, yung tipong yung cellphone mo nakalayo, kapag nagdidate niya, uy, honey, yung cellphone nagdidate sa muntin mo. Kasi mamaya na, kasama kita eh. Mamaya na yan. May tumatawag eh, mamaya na. May nag-get next, mamaya na yan. Asawa ko yan eh. Kasi minsan, mas sweet kayo pag iba kasama nyo. Tama? Pagkasama na iba eh. Okay, spend quality time sa mga kasama natin. So may words of affirmation, quality time. Pero minsan inaaway pa rin kayo. Kasi may mga partner tayo gusto, yung minsan pa minsan ba, nagirigalo kayo. Kayo ba'y nagirigalo ko sa mga partner nyo? Ang tawag-tawag doon, receiving gifts. Giving the right gift for a person who you value. Pag-isa-misan, pag-uwi mo sa bahay, makakunti mo may inaabot ka at paunti-unti. Chocolate, flowers, huwag kang uuwi na walang bitbit. Tandaan nyo, misan, sa bahay, kahit sipi na pagbigay ninyo, kapag feel nyo na naalala mo sila, maganda ang oras sa bahay. Nangyayari ba yun? Tama? Uwi ka lang, may bitbit ka dagat, inaaway ka pa rin. Kasi malamang, ang gusto ng mga asawa natin, acts of service. Everybody say, acts of service. Yung acts of service, yung misa-misa naman, matuto kayong mag-liquid sa bahay. Tama? Matuto kayong mag-liquid, hindi tipong honey. Pagkatapos yung magluto mamaya, ako na mag-uwis ang plato. Bakit naman? Eh alam ko, pagod ka na eh. Ako nang bahala dyan. Huwag ko na maglaba. Ako nang bahala dyan. Kailangan mo, kung nasa bahay, acts of service. Huwag ka na maglaba, huwag ka na magpalis mo. Huwag ka na magpapalis sa bahay. Huwag ka na magpapalis. Ikaw lang magpintura ng ubo. Huwag ba yun nyo? So, sir. Inaaway ka pa rin. Words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service. Malamang meron isang nakalimutan. Ang tawag ko doon, yung physical touch. Yeah. Ang physical touch, hindi naman talaga yung puro lang eh. Di ba? Ang physical touch mo, yung magkasama kayo. Hinihimas-himas ko siya. Nag-hold
sabihin niya yung secure siya sa'yo? Kahit alam niya may marami niya gusto sa'yo, kapag magkasama kayo, secure siya. Yung pwede pang paglaman ng slippery siya, hinihimas-himas mo yung braso. Wow! Para palo-palo! Huwag gano'n, huwag gano'n. Huwag sa ka-short? Huwag dati ugat? Kaya minsan isang distributor, isang leader, kapag humahakot sa labas, hindi makahakot kasi bigil siya sa pagkilos. Kasi inaaway siya ng mahal sa buhay. Either magulang, kapatid, kamag-anak, o yung asawa. Kaya para sa akin, I have been in the business for almost 18 years. At na-witness ko po, maraming distributor. Kaya hindi makalipad ng todo kasi nga sa bahay pa lang, magulo na. Tama? So unang pa, ayos mo na sa bahay. Pag mahal sa bahay, paglabas ninyo, pag-network, madaling magtrabaho. Maganda ang oras ninyo. Sa networking ng team po, bakit may mga distributor, kahit narinig ninyo ang mga success stories, marami yung mayaman, gumagandang buhay, hindi pa rin tumutuloy ang karamihan? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi sila happy sa upline nila. Hindi sila happy sa crossline nila o sa downline nila. Bakit ang relasyon? Kailangan maganda ang relasyon ng upline at downline. Because AIM Global, this is not just an opportunity, this is not just a responsibility. AIM Global, this is a relationship business. Do you agree? Now, so every time makikita mo yung downline mo, downline, kumusta ka na? Huwag yung pag nakita mo yung downline, kumusta ka na? May nag-train pa sa'yo. Wala pa nga upline eh. Wala ka, kamote ka, wala ka silbi. Kapag nakikita mo yung downline mo, matutupo siyang i-appreciate sa ginagawa niya. O downline mo, balita ko eh, meron ka daw downline kanina. O nga upline eh. Kaya naman, hindi yung downline ko, hindi nag-pay in. Hindi nag-join. Dalawang oras ko pala usap, hindi nag-join. O sabihin, hindi kasi, mahina ang downline. Hindi ka magaling mag-convince eh. Instead of saying those things, sabihin mo, downline, hindi mo sila join, okay lang. At least nag-invite ka. At least may kausap ka. Alam ko, I will come. Makaka-check ko ngayon ng power downline na kapareho. Learn to appreciate your downline. Where's your affirmation? Hindi puro business. Kailangan mo share ka rin sa kanya. And time will come. Minsan mga downlines nyo, o downline, halika mag-copy muna tayo. Spend quality time with your downline. Importante rin yan. Again, every quality time is when we're giving a person our undivided attention. Downline, copy tayo. Eh, upline, bakit po? Wala lang. Gantuhan tayo. Isa kasi kahit ano, para ma-feel na ng downline mo, nag-grabe si upline, super busy na, pero bibigyan mo yun ng time, makasama ako. Guys, believe me, kahit hirap na hirap lang downline mo, sa paterba rejection na encounter niya, kapag na-feel niya, na-concert ka sa kanya, mag-i-stay ang downline mo. Do you agree? Ano ba? Sometimes ang downline mo, i-attain mo naman yung acts of service. Ano yung acts of service? Service someone without being asked for it, helping others communicate caring. Example, o downline, balita ko, meron mong guest mamaya. O ba, upline eh. Gusto mo downline, ako na mag-present sa kanya. Ako lang present ng marketing team, ng marketing plan. Sabihin ang downline mo, upline, marunong ko kung magawa ng one eh. Bakit kayo po, meron kong busy-busy kayo. Alam ko downline, na magaling ka magawa ng one. Pero nabalitaan ko, yung prospect mo, bestman mo pala, mabuti na ako na yung mag-present sa kanya. I-apply natin yung third party approach. Guys, kapag na-feel ang downline mo yan, grabe siya upline, ano? Kahit super busy siya, binibigyan pa ako ng oras. O downline, mamaya after na training nyo, gusto mo ako mag-meeting after meeting sa room mo nyo? Kahit alam ng downline mo na busy ka, alam na alam ng downline mo na kaya niya, nagbibigyan pa yun ang oras sa kanya. Look at those people, top 20, Joseph Lim, lahat naman sa Tarantina, lahat ng mga tao yan, magaling na, at ang mga tao nila, magagaling na rin. Pero nagbibigyan sila ng extra oras, servisyo sa mga tao nila para ipakita yung suporta. Acts of service, mamaya si Joseph Lim po babay sa Cebu. Servisyo ba ang binigay ni Joseph Lim? Kapag nakita ng mga downline kung si Joseph Lim nga, number one sa buong Pilipinas, the whole world, pagdating sa networking business, nabibigay po yan ang servisyo ang kanya, mas lalo akong dapat magbigay ng servisyo sa mga downline. Are you learning? Yes! And last,
Yung ating tanatawag din, yung receiving gifts. Pamisa-misa naman, matuto kayo magbigay ng regalo sa mga leaders, especially sa mga leaders. Mga motivational books, tama? Okay, mga ballpen, para maalala niya lang na concern ka sa kanya. O downline, ballpen para sa iyo. Tapos sa engrave yung pangalan niya. Badong. Badong, kamote ka. O ganon. Ha? Badong, power ka. Every time ginagamit mo yung ballpen, nabigay mo, may inspire siya. Gabi siya outside, nabibigahan mo rin sa akin. And last, yung ating natawag na physical task. Ang physical task po, hindi ng ibang klase yan, di ba? Ang physical task, dito sa A-Globe, ito yung pag-indam na yung mga nahihilapan. Ano ba naman yung itap yung shoulder niya? Kahit wala ko sinasabi sa kanya, kapag nahihilapan siya, na-reject yung discourage, sabihin mo na, tapigin mo na. Kapag tinapig mo yan, iba ang pakiramdam niya. Kapag maganda ginagawa niya, firm handshake, kamayan mo. Oh, downline, good job, good job. Ang galing-galing mo na talaga. Ladies and gentlemen, bakit natin importante malaman ang love language ng downline sa inyo? Kasi minsan, kahit feeling mo, kahit ang support na binibigay mo sa downline mo, magtatakbo ba? Dahil ang downline mo siya support lang na ayaw pa rin mag-stay, gagalit pa rin. Kasi malamang hindi mo alam ang love tongue o love language ng downline mo. Are you learning? Ba't ko binabagit yun? Guys, wala na dapat patunayan ng kayong global. Nasa peak tayo. Ang ating kumpanya, magandang produkto, magandang kumpanya, leadership, magandang marketing plan. Pero importante po, maganda makapag-build tayo ng magandang relasyon sa ating mga downline. Are you with me? Yes. Are you learning? Yes. May nakatingin dito, si Joseph Lee magaling. Sandali po, papano kami? Marami sa inyo dito, hindi nakatapos ng pag-aaral, hindi magaling magsalita. Tama? Mahirap na ang pinagalingan ninyo. Meron ba kayong chance na maging millionaire sa global? Every time umiikot ako sa Pilipinas, marami ako nakikinat natin yun eh. Upline, hindi ko may magaling masalita eh. Meron ba kaming chance sumama sa global? Yes. I will say yes. Meron isang kwento. Meron isang balloon vendor. Itong balloon vendor na to, pag mahina ang benta ng logo niya, nagpapalipad siya. Shhh. Minsan yellow. Minsan blue. Shhh. Minsan red. Shhh. To call attention ng mga tao gusto bumili. Pag mahina ang benta niya, palipad siya ng palipad. Pagkakit ng mga bata, Mami, gusto mo ng balloon. Walang balloon dito, anak. Meron po, ayun, puntahan natin sa ang galing yun. Kaya yung balloon vendor, gusto ang benta niya. Then suddenly one day, meron isang bata na lumapit sa kanya. Ano mo sabi ng bata? Excuse me po, sir. Napakasino ko na pag mahina ang benta ninyo, nagpapalipad kayo ng balloon. Minsan iba ibang kulay. Yellow, green, red. Sir, ano ko lang po? Kapag color black ba ang pinalipad nyo, yan ba yung ilipad din? Alam mo sabi ng balloon vendor? Iho, oo naman. Kasi nagpapalipad naman sa balloon, hindi naman yung kulay hindi. Ang nagpapalipad sa balloon, kung ano ang nasa loob niya, ang tawag na yung helium. Kaya ladies and gentlemen, kung mayroon mga distributor man dito sa loob ng kwarto mo ito, sa loob ng arena ito, sabi mo upline, ako ba'y meron pang chance maging milyonaryo, dumanda ang buhay sa global? Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral? Kung konti po kilala mo, mahirap lang po kami, hindi kami mayaman, hindi po magaling magsalita? Ako ba'y meron pang chance maman? Alam mo sagot ko sa inyo? Oo naman. Kasi magpapayaman sa inyo, hindi po ano ang background nyo. Ang magpapayang nito, kung ano ang nasa loob mo, kung anong gigil meron ka, at anong ugali meron ka. Binabagin ko lagi ang kung ano ang nasa loob nyo at kung ano ugali. Because there are many steps. There are many steps sa mga distributor para maging successful, para bago ang attitude. Ang topic natin kanina, change. Everybody say change. Gusto yung baguhin ang maraming tao. Gusto yung baguhin ang mundo, ang Pilipinas, ang barangay, ang pamilya, ang kapitbahay. Pero unang binabago ay ang sarili. Do you agree? Basta ang pagbabago ay lagi nag-uumpisa sa sarili. There are so many steps to attitude change. But tumili mo ng number one, ng walo. Number one, step one, you have to start today with something positive. Umaga pa lang, kailangan positibo ka na. Kasi kapag gumising ka sa umaga, at puro ka problema, ang pakalanda mo, puro problema din. So, ugalitin mo, make it a habit na pag-gising pa lang,
Start with a prayer. Do you pray? Yes. Is prayer powerful? Yes. Yes, but this is thank you very much. Thank you for this another day. And i-claim mo pa that something good will happen to me today. Something good will happen to me today. Kapag kine-claim mo yan, nagiging positibo ka, nagiging ibang kilos ninyo, nagiging ibang mag-iisip, pag-ibilos, at ang resulta nyo, nagbabago din. Every day, mag-i-pray kayo, magkakasalamat kayo, affirm. Ngayon pa lang, bigyan ka ng chance. I-greet mo yung sa kapatid mo. Sabihin mo sa kapatid mo, you are so great. Pamayayan nyo. Ngayon pa lang, dito, congratulations! Greetings na ito, magiging millionaire ako sa Europa! Sabi sa ating pastor, doon lang ka sa bahay mo, positibo. Pag-isip mo sa bahay, isend na Diyos ko! Ano kaya pangalas at pangalas sa akin sa araw na ito? Dabar mo sila, sabi na ang lahat. Pag-isip mo lang, batibi tatay mo tayo, grabe, ang guwapo mo. Grabe si nanay, yung sexy. Kahit ang balong ba na yun, power si nanay. Wow, meron tayong almusal ngayon. Positive, start the day with something positive. Kasi pag positibo ka sa loob ng bahay, guys, believe me, paglabas mo, iba ang aura nyo. Pag nakita ka ng downlines nyo, kapag nakita ka ng mga prospect nyo, iba ang eagle. Ama, nakakahawa kasi yan eh. Second, step number two, change focus, look for the positive. Isang araw po, this past few weeks na lang natin sa opisina natin, lagi punong-puno, tama? Punong-puno sa elevator, punong-puno sa counter, isang distributor dyan, umahangal. Ano ba naman po sa Global? Napakadaming tao, ang hirap bumili. Bakit may bumili? Kasi mahaba ang pila. Guys, ibang kumpanya, walang pila. Ano ba sa inyo, mahaba pila o walang pila? Mas mahaba pila, sabihin, marami na pa-appreciate ang ating produkto. Ano ba naman yung seller nyo? Ang napakainit. Siksikan ng mga tao, pasang-pasakap ng pawis. Ang init. Guys, pagkumpanya, ang lamig. Wala kasing tao. Ano gusto nyo? Mainit ba lamig? Change focus, look for the positive. Ngayon po, bakit positibo? Saan makikita? Isang lugar. Imagine yung punong-punong po ang mawa ngayon. Positibo yan. Ibig sabihin, the business is growing. Tama? Nakaka-motivate dito. Step number three. Make a habit of doing it now. Nakapunto kayo, mag-inspire kayo, mag-motivate kayo. Sabi ko nga, lahat ng matutunan ninyo sa loob ng kwartong to, dapat ina-apply sa labas. Kaya tayo mayroong kick of training, preparation. Ngayong January, preparation para hanggang December. Kung ano pinapangarap ng bawat sa inyo, gawin mo lang ngayon, umpisahan, at lahat ng mga pangarap nyo, makukuha nyo lahat yan. Tama, pag may mga prospect kayo, punta mo maagad. Kasi kapag nagpagkadal-tagal na pa ang prospect mo, one day, makikita mo sa office, bibit-bit, 7 packages. Sabi mo, grabe, nag-join ka na. Oh, ang laki ng grupo natin. Ang grupo natin, nag-join sa ibang grupo. Kasi na ganyan mag-desisyon. Tama, make a habit of doing it now. Gusto niyo umaman, umpisahan niyo ngayon. Are you learning? Do it now, time doesn't stop and wait for anyone, so you have to move on. Number four, step number four, get into a continuous learning. Doon po kami from the process mga Tagining Global, hindi kayo nakasabang pumatid ng mga trainings. Trainings na minsan sa tingin ninyo, bakit ang mga topic alas pare-pareho? Inspiration, motivation, we discuss about attitude, belief, commitment. Kasi po kaya continuous learning,